ang batang ito ay parang pagod na sa buhay upang sumikat, ipinakita niya sa livestream ang proseso ng paghiga sa mayriles. Sa pilitan niyang nilagay sa alanganin ang kanyang buhay. At pagkatapos ay dumaan ang tren sa ibabaw niya. Ang dalaga na ito ay hindi ganoon kaloko sa kanya. Sa labanan sa kanilang paaralan, pusa niyang ipinakita ang masaselang parte ng kanyang katawan. Dahil sumalis ang lahat ng mga netizen ay patuloy na bumabagsak sa larong ito. Dahil makukuha nila ang mga pabuya kung nakumpleto nila. Halimbawa, ang pagkain ng aso sa supermarket para sa $100. Tumalon mula sa bangin sa halagang $500. Nakabitin sa kalawakan sa halagang $2,500. Bukod dito, hindi lamang pera ang nakuha nila kundi pati na rin ang katanyagan. Ang bida natin si V ay kasama rin. At nakuha niya ang unang misyon. Halikan ang isang tao sa loob ng 5 segundo. Sa wakas, pinili ni V ang gwapong lalaki na nagbabasa ng libro. Sinubukan niyang kayanin. Nang ang countdown na orasan ay nagsabi na ang 5 segundo ay tapos na, nakumpleto na ang misyon. Siyempre, nakatanggap si V ng $100. Pagkatapos, hinalikan niya ang binata na sumasayaw sa restaurant. Kasama rin siya. Pagkatapos, nakuha nila ang mga sumusunod na misyon ng sabay. Magpunta sa lungsod kasama siya sa halagang $200. Nang makarating sa lungsod, may ibang misyon na naman si V. Subukang isuot ang damit na hiningi ni. Tumakbo si V sa mall at kinuha ito. Saktong natapos niya ang misyon at nagpagtanto na nandoon din si Ayan. Gayunpaman, hindi nila alam na may isang estranghero na may misyon na nanakawin ang kanilang mga damit. Nang bumalik sila upang magpalit, wala na lahat. Pagkatapos, dumating ang kasunod na misyon. Ito ay umalis sa tindahan pagkatapos ng 2 minuto. Ngunit paano nila ito magagawa kung wala ang kanilang damit? Matapos mag-usap, nagpasya silang umalis na walang damit. Nang makumpleto nila ang misyon, nakakita sila ng mga bagong damit sa motor. Ito'y mga regalo ng kanilang mga tagapagsubaybay. Ang napaisip siya ulit sa sumunod. Sapagkat ang misyon ni Ayan ay tatakpan ang kanyang mga mata at sumakay ng hindi bababa sa 60 milya bawat oras. Ang tawag dito ay pagpakamatay. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin nila ang hamon. Naghanda na ang lahat. Nagsimula na ang panganib na laro. Ipinakita ni V ang daan. Si Ayan agdang mamaneho ng motor. May mga oras na muntik na silang mamatay. Sa wakas, napagpasyahan nila na bibigyan siya ni V ng senyas gamit ang mga daliri.
Umasa si Ayan sa presyon na malalaman ang direksyon at gumana iyon. Mabilis na nalampasan nila ang mga kotse. Nakumpleto nila ang misyon bago ang deadline. Dahil dito, dumami ang kanilang mga tagahanga. Binati sila ng lahat maliban sa kaibigan ni V, nagnangalang Sydney. Kaya nagpasya siyang lumahok sa isang kakilakilabot na hamon. Nagumpisa ang laro, mayroon isang malaking hagdan sa pagitan ng dalawang mga gusali. Ang misyon ni Sydney ay tumawid sa kabila na walang kagamitan sa kaligtasan. Kung magagawa niya ito, maaari siya ang pinakamatatag sa lahat. Kung hindi, wala siyang makukuha. Upang manalo, kailangan gawin ni Sydney ang lahat. Gayunpaman, nanginginig rin siya sa dalawang hakbang pa lamang. Hindi matibay ang hagdan, kailangan ni Sydney na gumapang. Mayroong limitasyon sa oras at ang paghimok mula sa mga manunood. Kailangan tumayo si Sydney upang mapabilis. Napadpad siya. Nahulog ang phone niya sa lupa at nabasag. Takot na takot si Sydney at nabigo siya sa kanyang hamon. Sabay dumating si Nalayan at V. Nakuha nila ang atensyon ng lahat. Gayunpaman, nawawala si Sydney. Nang makita siya ni V, may ginawa silang dalawa ng lalaking gusto niya. Galit na galit si V, nasira ang kanilang pagkakaibigan. Lumala ang lahat nang malaman niyang ay dalhin siya dito. Pagkatapos, napagtanto ni V na ang lahat ay nasa plano. Isa lamang siyang piraso ng chess na magbibigay aliw. Ayaw ni V na makinig kahit ipinaliwanag ni Ayan. Tumakbo siya sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pasimuno ng larong ito. Ngunit hindi ito illegal, hindi maaring makialam ang mga pulis dito. Sa ginawa ni V, sinira lang niya ang alituntunin ng palaro. Ikinainis ito ng mga netizen. Lahat ng perang nasa kanya ay binawi. Takot na takot si V at sinubukang tumakbo ngunit may humarang sa kanya. Si V ay may kasalanan sa palaro. Ikinulong siya nila sa trunk. Ang screen ng V ay mayroon ding huling babala. Kumusta? Maganda. Nilabag mo ang aming patakaran. Ngayon, ikaw ay isang bilanggo. Kontrolado na namin ang buhay mo. Ikukontrol namin ang iyong pangarap at kinabukasan. Ang tanging paraan na makatakas ka at maipanalo ang huling hamon. Hindi na masyadong nag-isip si V, sinira niya ang trunk upang makatakas. May maraming tao na ang misyon ay patayin siya. Nang mataranta si V, dumating muli si Ayan. Dinala niya si V sa isang madilim na sulok at inamin na siya ay isang kriminal sa larong ito. Nang sumali si Ayan at ang kanyang kaibigan, sa hamon na ito, namatay ang kanyang kaibigan.
Si Ayan ay nag-ulat din sa pulisya at naging bilanggo ng larong ito. Upang makaligtas, kailangan niyang tanggapin ang mga hamon. Dinala ni Ayan si B upang makilala ang kanyang mga kaibigan. Naghanda silang harapin ang huling hamon. Hindi na natatakot si V. Dumating siya sa arera kung saan ang lahat ay maingay na sumisigaw. Lumipad sa langit ang mga flycam upang mag-live. At sumali sa hamon ay sina Ayan at V lamang. Ang bawat isa sa kanila ay may baril. Ang unang magpaputok ay ang siyang manalo. Mayroong 20 segundo lamang. Hiniling ni Ayan kay V na barilin siya sa balikat. Dahan-dahang pinutok ni V ang baril. Ngunit sa huli, hindi niya ito magagawa. Pinaputukan ni V ang lupa at umalis. Ngunit pagkatapos, dumating ang ibang kasama sa palaro. Parang sumasabog ang bulwagan. Gusto nilang patayin si B sa pangatlo. Ang nakuha nila ang kahilingan na bumoto, dapat ba nilang barilin si V o hindi. Agad silang bumoto. Ay napagpasyahan, may bumaril at bumagsak si V sa lupa. Natakot sila, walang tunog na naiwan. Pagkatapos, nakatanggap ang lahat ng kakaibang mensahe. At inakusahan sila ng aksesori sa pagpatay. Pagkatapos, may mga pagpipilian kung ipagpatuloy ba ang larong ito o hindi. Takot na takot ang mga bumoboto. Hindi nila nais alamin na sila ay nakasala at umalis sa laro. Tumakbo sila palayo. Sa huli, mayroong lamang dalawang pangunahing mga karakter at ang pangatlo sa natira pagkatapos nagising si V. Kaya lahat ay nasa plano niya. Walang bala ang baril at nagpadala sila ng mensahe sa lahat. Ang tanging layunin lamang nila ay gawin ang hindi sinuman na sundin ang larong ito at tinanggal ang larong ito. Nagawa nila ito. Hindi totoo ang pelikulang ito ngunit napakahulugan ng mensahe. May maraming kalukuhan sa social network na hindi natin mahulaan ang mga kahihinatnan. Kaya dapat alam ito ng bawat isa at huwag hayaan na gamitin ka ng iba.